Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Nandito ako ngayon para i-share kung ano yung dapat na naman ng bag ni Bibi, lalo na sa mga bagong mga mommies dyan. Kung mapansin nyo ngayon, iba yung background ko. Para naman maiba. Maiba sa paningin ninyo. Tsaka, medyo naging busy ako lately sa pag-a-apply online job, kaya hindi ko masyadong maharap mag-vlog. So ngayon guys, i-share ko kung ano yung mga dapat na dalhin ng mga babies, lalo na sa mga new mom dyan. Eto, dapat may sariling bag si baby para pagka maghahalungkat ka sa bag mo, hindi mo na kailangan ilabas yung mga lipsticks, mga suklay, at kung mga wallet mo, yung kung ano-ano pang mga dala mo sa bag. Mas okay kung may sariling bag si baby. Kaya ito, meron siyang sariling bag. May mga nabibili rin naman na bag sa malls. Pero kung may pwede ka lang magamit na bag sa bahay ninyo, mas okay na yun na lang gamitin mo para hindi ka na pumili. So yan, bubuksan na natin yung bag kung ano yung mga dapat na laman at dapat na dalhin. So yan guys. Ako, pag gumaalis kami ni Bibi, parati akong nagdadala ng bottle na may tubig. Kasi mga babies na kaya na nilang uminom ng tubig, mga 6 months up, pwede na silang uminom ng tubig. So, kailangan parating may dalang tubig kasi just in case na mauhaw si baby. Lalo na pag nasa labas kayo, gagala, mainit yung panahon, mauuhaw talaga si baby. Kaya kailangan parati kayong may dalang tubig. So yan, check pa natin. Oh mga mommies. Wipes. May wipes siya dito sa bahay na iniiwanan ko. Meron din siyang wipes na maliliit lang. Yung kasyang-kasya lang sa bag para hindi siya masyadong mabigat dalhin. So, yung wipes niya, nasa 30 extra large wipes lang siya. Pwede mong ilagay sa bags. Handy lang siya. Kaya ito yung mga binibili ko guys. Ito yung binibili ko para hindi siya masikip masyado sa bag. Okay. Itong susunod, teether. Parati ako may dalang teether or laruan ni Bibi para hindi siya masyado maboring. Kasi may mga times na kapag nakasakay siya sa stroller niya, madalas umiiyak siya kasi naboboard na siya. Gusto niya ng may nginangat-ngat. Gusto niya meron siyang nilalaro. Kaya mas okay mga mommies na magdala kayo parati ng laruan niya para hindi kayo magbigay-bigay ng kung ano-ano sa kanya. Kapag nandun na kayo sa mall, kunwari na masyal kayo sa mall, binibigay nyo na lang siya ng mga plastics dyan, ng kung ano-anong pwedeng paglaruan niya para lang hindi siya maging makulit. Mas okay, mami, kung may sarili kayong dalang teether or laruan niya kasi alam mong malinis yun. Hindi ka magdadalawang isip na ipakain sa kanya or ipalaro sa kanya. Kasi mahirap kapag ka yung mga napupulot lang dyan, binigyan mo siya ng straw, ng mga plastics, ganyan. Mahirap, baka magtai ang baby natin. So, yun. Parati ko rin dala-dala yung cover ko. Eto siya. Sa mga breastfeeding mom, parati kayong dapat na magdala ng cover para just in case na masyal kayo at nasa public places kayo, meron kang pang cover. Simple lang siyang gamitin, para lang siyang apron. Ganto siya. Tapos, isusuot mo sa leeg mo. Ganyan. Tapos, pag papadeden mo si Bibi, matatakpan na siya. Ganyan. So, yan. Mas maganda, hindi ka maiilang na magpadede sa public places. Lalo na kung walang breastfeeding area. Sa SM, may mga breastfeeding area doon. Maganda siya kasi malinis. May privacy ka kasi kayo lang ni Bibi ang pwedeng pumasok doon, walang ibang pwedeng pumasok, tsaka mga breastfeeding mom lang ang pwede doon, tsaka yun, malinis, meron silang hugasan doon, meron ding pwedeng pagpahigaan kay Bibi just in case na ayusin mo yung mga gamit niya. Kaya kung
may breastfeeding area sa isang lugar, mas okay siya. Hindi mo na kailangan gumamit nito. Pero kung hindi mo inaasahan na mapapasyal ka sa ibang lugar na walang breastfeeding area, makakatulong tong cover na to. Mabibili siya guys sa online, meron din sa mga malls, pero yung sa akin, nabili ko siya sa online, sa Shopee, mga nasa 200 plus lang siya. Next, eto. Parati siyang may extra jacket sa bag niya. Ito. Kasi hindi natin alam, mga mami, kung just in case na malamig pala yung place, lalo na yung baby ko, pag namamasyal kami, minsan nakasado lang siya kasi mainit. Mainitin siya eh, parati siyang pinagpapawisan. Parati akong may extra sweater niya. Para just in case na malamig yung klima or malamig yung aircon ng pagpapasyalan nyo, hindi ka mahihirapan sa sitwasyon na yun kasi meron kang naka-ready na sweater ni baby. So, yan. Ano pa? Ito, mga mami. Wag nyo kakalimutan magdala ng extra diaper. Ito. Parati ako nagbabaon ng 2 extra diaper kapag lalabas kami ni baby. Kasi just in case na magpupo siya, meron kang pamalit. Or just in case na mag-leak yung diaper niya, kahit nakapapalit mo pa lang, meron kang extra na diaper. Kaya dapat parating 2 ang dinadala mo para hindi ka bumili kung saan-saan at mag-panic just in case na may ganong sitwasyon. And ano pa ba? Ito. Parati din akong nagbabaon ng panyo niya. Ito, mga mamis. Parati akong nagbabaon kasi kung may mga times na baka mabasa siya or pagpawisan, meron siyang panyo pang likod. Meron din panyong pamunas ng pawis niya. Or kung kumakain ng baby ninyo, meron siyang pamunas ng bibig niya. Bukod sa wipes, maganda din may extra kayong panyo na dala. Ano pa ba? Eto, mga mami, parati kayong magdadala ng extra damit ni baby. Kasi hindi natin alam, yun nga, kung just in case na mag-leak yung diaper niya, may pamalit siya pambaba. Or just in case na pagpawisan siya, matapunan ng pagkain yung damit niya, meron kayong pamalit na damit sa kanya. Parati kayong magdadala ng kahit 2 extrang t-shirt tsaka extrang sando niya. Para kung mainit yung panahon, pwede mo siyang palitan ng sando. So yun, mga mami, yun yung mga dinadala ko. Idagdag mo din tong maliit na alcohol. Just in case na nag-CR si baby at nagpalit ka ng diaper, kailangan hugasan mo yung kamay mo at mag-alcohol bago hawakan ulit si baby dahil naghawak ka ng diaper, madumi yun, mga mami. Kaya dapat parati kayong merong alcohol para sa proper sanitation ng baby natin at para na rin sa atin. So yun, mga mami. Yung iba naman na hindi nasama dito na gusto nyong dalhin, pwede din naman. Nasa sa inyo yan, mga mami. Pero yung mga pinakita ko, ito lang yung mga necessity, mga kailangan nating dalhin para hindi tayo mahasal pag lumalabas tayo kasama si baby. So yung mga mommies na formulated milk ang ginagamit, kailangan magdadala sila ng extrang bottles na may tubig, malinis na tubig, tsaka kailangan din nilang magdala ng gatas ni baby para hindi siya magutom, lalo na pagbibiyahe sila or mamamasyal. Tsaka, mas maganda, mami, maging ready tayo kapag ganyang mga sitwasyon. Ako, pag bumabiyahe kami, kukunti na lang yung dinadala kong gamit ko. Kung dati, nung dalaga ako, ang karga ng bag ko, kompletong pang make-ups, may mga lipsticks, suklay, babango, lahat-lahat na kailangan ng pandalaga nasa bag ko. Ngayon, ang dala ko na lang parati, mamis, isang suklay, isang
lip balm at saka panyo at saka wallet. Yun lang yung karga ng bag ko. Kung i-compare mo sa kadala ng baby ko, mas marami yung dala niya. Kasi mahirap pagka naging hassle. Kaya mas okay yung sure ka, bago ka umalis ng bahay, kailangan naka-ready na agad yung mga gamit ni baby. Ako, itong nasa bag niya, hindi ko na ito inaalis dito. Ang pinapalitan ko na lang is yung tubig niya. Nililinisan ko yung bote niya, and then pinapalitan ko yung tubig niya. Ito yung parating yung papalitan. Kahit yung mga damit niya, just in case na gamit niya, palitan mo na lang pagka may pupuntahan ka ulit para hindi nyo malimutan, mga mommies. So yun, mga mommies, sana nakatulong yung tip ko sa inyo para hindi kayo mahassle ni Bibi just in case na mamasyal kayo. So yun, thank you, and don't forget to subscribe my channel.